Kumusta sa ating mga grade 8 students? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito, ay pag-aaralan natin ang heograpiya ng kabias ng Chino, Africa at Mesoamerica. Pag-aaralan natin ang mga bagay na dapat nating tandaan o mga mahahalagang pangyayari tungkol sa heograpiya ng Chino, Africa at Mesoamerica bilang paghahanda sa pag-aaral sa mga kasaysayan ng bawat isa sa mga sinaunang kabihas na nabanggit. Ngunit bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral videos at araling panlipunan crash course. Magsisimula tayo. Once again, tatalakayin natin ang heograpiya ng kabias ng Chino at Africa at Mesoamerica. Magsisimula muna tayo sa kabias ng Chino. Narito ang iilan sa dapat mong tandaan tungkol sa kabias ng Chino o ang heograpiya ng China. At kung paano ito nakaapekto sa mga sinaunang tao. Una, tandaan na umusbong sa China ang itinuturing na pinakamatandang kabihasnan na nanatili sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Tulad ng Mesopotamia at India, ang kabias ng China ay umusbong sa tabing ilog malapit sa Yellow River o Huanghu. Ang ilog na ito ay nagmumula sa kabundukan ng kanlurang China. May habang halos 3,000 milya at dumadaloy ito patungong Yellow Sea. Ilan pa sa dapat nating katandaan tungkol sa kabias ng Chino ay ang mga sumusunod. Tandaan na ang pag-apaw ng Huanghu ay nagdudulot ng pagtataba na sa lupa, ngunit dahil sa pagiging patag ng North China Plain, madalas namang maganap ang pagbaha sa lugar na ito. Tandaan din ng ang Xia, ang kauna-unahang dinastiyang naghari sa China. Ito ay unang pinamunuan ni Yu. Tandaan din na si Yu ang pinaniniwalaang nakagawa ng paraan upang makontrol ang pagbaha dulot ng Huanghu. Ngayon ay pupunta tayo sa sinaunang kabihasnan sa Africa. At tampok sa kabihasnan ng Africa, ang pinakatanyag ay ang kabihasnan ng Egypt. Narito ang dapat nating tandaan tungkol sa kabihasnan ng Egypt. Una, tandaan na isang sinaunang kabihasnan ang Egypt na nagmula sa lambak ng Nile River. Matatagpuan ito sa hilagang silangang bahagi ng Africa. Ang sinaunang Egypt ay nabuklod bilang isang estado pagsapit ng 3100 BCE. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, natuklasan ng mga arkeologo ang isang tirahan ng mga sinaunang tao sa timog kanlurang bahagi ng Egypt malapit sa hangganan ng Sudan. Mahalaga din na ating tandaan ang sinaunang mga dapat din nating tandaan tungkol sa heograpiya ng kabihasnan sa Egypt. Sa pag-unawa sa heograpiya ng sinaunang Egypt, mahalagang tandaan ang tinutukoy na Lower Egypt na nasa bahaging hilagang lupain o kung saan ang ilog Nile ay dumadaloy patungong Mediterranean Sea, samantalang ang Upper Egypt ay nasa bahaging katimugan mula sa Libyan Desert hanggang sa Abu Simbel. Ilan pa rin sa dapat nating tandaan tungkol sa heograpiya ng kabihas ng Egypt ay tandaan din na noon pa mang unang panahon ang Egypt ay tinatawag bilang the Gift of Nile. Dahil kung wala ang ilog na ito, ang buong lupain na ito ay magiging isang disyerto. Tila hinihiwalay ng ilog na ito ang bahaging hilagang silanga ng disyerto ng Africa. Dati-rati ang malakas na pag-ulan sa lugar na pinagmulan ng Nile ay nagdudulot ng pag-apaw ng ilog. Ang sinaunang kabihasnan din sa Egypt ay nagsasaad din ito ng pagbahang ang Nile River ay meron ding pagbahang idinudulot. At ito lamang ay nahinto noong 1970 nang maipatayo ang Aswan High Dam upang makapagbigay ng elektrisidad o mas isaayos ang supply ng tubig. Tandaan din natin
na noong panahong Neolitiko, ang tubig baha sa ilog Nile ang nagdudulot ng halumigmig sa tuyong lupain at nagiiwan ng matabang lupain na mainam para pagtaniman. Ang mga magsasaka ay agad nagtatanim sa pagbaba ng tubig baha. Upang maparami ang kanilang itinanim bawat taon, ang mga sinaon ng Egypt ay gumagawa ng imbaka ng tubig at naghuhukay ng mga kanal upang padaluyin ang tubig sa kanilang mga lupain sinasaka. Iilan din sa dapat nating tandaan mga ibang kahalagahan ng ilog Nile sa mga Egyptians. Bukod sa pagsasaka o maliban sa kahalagahan nito sa pagsasaka, meron ding ibang gamit ang Nile o meron ding ibang silbi ang Nile. Nagsisilbi ito sa mga Egyptians bilang mahusay na ruta sa paglalakbay. Ang pagkakaroon ng mga disyerto sa silangan at kanlurang bahagi ng ilog ay nakapagbibigay ng kaligtasan sa Egypt sapagkat nahahadlangan nito ang mga pagsasalakay. At yon ang mga kaalaman para sa kabihas ng Egypt. Sana ito ay iyong natatandaan. Tandaan ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kabihas ng Egypt. Ngayon ay magtutungo tayo at pag-aaralan natin ngayon ang kabihasnan ng Mesoamerica, ang heograpiya sa Mesoamerica. Maraming mga siyentista ang naniniwalang may mga pangkat na mga mangangaso o hunter ang nandayuhan mula sa Asia patungong North America. So sinasabi na ang mga sinaunang tao sa North America o sa Mesoamerica ay originally nagmula sa Asia. Tinatahak ng mga ito ang kanlurang baybayin ng North America patungong timog at nakapagtatag ng kalat-kalat na pamayanan sa mga kontinente ng North America at South America. Noong 13th siglo, umusbong ang kauna-unahang kabiyasnan sa Mesoamerica, ang mga Olmec na sa kasalukuyan Mexico. Naimpluwensyahan ang mga gawaing sinimulan ng mga Olmec ang iba pang pangkat na mga tao sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Ilan pa sa dapat nating tandaan tungkol sa mga kaalaman tungkol sa Mesoamerica? Tandaan natin na hango ang pangalang Mesoamerica sa katagang Meso na nangangahulugang gitna. Ito ang lunduyan ng mga unang kabiyasnan sa Amerika. Ang Mesoamerica o Central America ang rehiyon sa pagitan ng Sinaloa River Valley sa gitnang Mexico at Gulf of Fonseca sa katimugan ng El Salvador. Sa hilagang hangganan ito, matatagpuan ang ilog Panuco at Santiago, samantalang ang sa katimugang hangganan ay mula sa baybayin ng Honduras sa Atlantic hanggang sa gulod o slope ng Nicaragua sa Pacific at sa tangway ng Nicoya sa Costa Rica. At yon ang mga kaalaman tungkol sa Mesoamerica. Ang ating napag-aralan ng mga kabihasnan sa aralin na ito ay ang kabihasnang Egypt sa Africa, ang kabihas ng Mesoamerica at ang kabihas ng Chino. Sana ay marami kang natutunan. At ngayon, subukin ang iyong pag-unawa sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan o paggawa ng mga gawain. Gawin mo ito para lubusan mong maintindihan ang aralin. Mga gawain sa pagkatuto. Unang katanungan. Ipaliwanag kung saan sinasabing unang umusbong ang kabihas ng Chino, Egypt at Mesoamerica. Pangalawang katanungan, ipaliwanag ang katangian ng heograpiya bawat kabihas ng napag-aralan. Kabilang ang mga sumusunod ang Chino, Egypt at Mesoamerica. Pangatlo, paano nakakaapekto ang heograpiya ng mga sinaunang kabihasnan sa kanilang pamayanan? Kabilang dito ang Chino, Egypt at Mesoamerica. Pang-apat, paano nakatulong ang mga katangiang geographical ng bawat kabihasnan sa pamumuhay ng mga sinaunang tao nito?
kabilang dito ang mga Chino, Egypt at Mesoamerica. Maraming salamat. Kung na-reach mo ang end mark ng aking video, ako ay lubusang nagpapasalamat sa iyo. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101. Pwede mo itong i-binge watch kung ikaw ay naghahanda para sa isang quarter exam, para sa isang unit test, pwede mo itong i-binge watch. I-click mo lang ang icon below and select playlist. At sa playlist section ay makikita mo ang lahat ng playlist, crash course, Araling Panipunan Grade 8. Magkita-kita tayo para sa Araling 15. Maraming salamat!